So this video, magbibigay tayo ng sample problem on weighted measurement. So ito yung isa sa mga pinaka kailangan natin matutunan, no, sa surveying, lalo na pag identify dun sa most probable na value ng isang parameter. Kunwari, in this case, dito sa problem na to is the elevation ng isang point. Okay? So babasahin muna natin yung sample problem natin. So, lines of levels to establish the elevation of a point run over 4 different routes. The observed elevations of the point with the probable errors are given below. So ito yung data dito sa baba na yung tabulated na data natin. So, ito yung observed elevations. You have yung lines or routes, 1, 2, 3, 4. Tapos, ito naman yung errors na nakuha, no, sa bawat observation ng isang route. Pinapahanap sa atin dito is the most probable na value ng elevation ng point na yun. Okay? So, yung pagbibigay ng weight dun sa mga measurements natin, ginagawa natin to para mabigyan ng mas mabigat na consideration, no, yung isang measurement compared dun sa other measurement. So, maraming paraan, no? For this case, ang kailangan natin gawin dito is to give a bigger weight dun sa observation na may pinakamaliit na error. So, by inspection pala, makikita natin dito na si observation ng line 1, ito yung may pinakamaliit na error, no? 0.006. Tapos, ang pinakamalaking error naman dito is si line 4, which is 0.024 plus minus, kasi naka-range yung probable error natin. In cases like this, ang ginagawa natin, yung weight is binibigay natin as the inverse proportional, no, ng square ng error. Okay? So, 1 over e squared. So, dito tayo sa next page natin para sa solution. So, ito yung tabulated na. No? Mas maganda nakatabulate yung solution natin, no, para mas organized. So, isosolve na natin ngayon isa-isa yung mga parameter dito. No? So, start tayo with the e square para magagamit natin siya dito. Tapos, next naman is dito. Tapos, multiply natin si elevation times RW. Okay? So, dito tayo sa e squared. So, you have 0.006 squared. So, we have tatlong or apat na 0 tapos 36, no? So, 0.123436. Tapos, si 0.12 naman or 0.12 pala. So, make sure lang na ano, no, hindi magkakamali kayo dito sa mga pag-i-input ng mga values. Tatlong 0 ba yan? Tatlong 0. So, 0.00144. Kasi konting mali lang dun sa mga decimals natin, magkakamali na yung sagot natin. So, yan. 0.30 pa rin. 0.000324. Tapos, we have 0.024 squared 0.000576. So, ito na ngayon yung 1 over e squared. Tapos, i-reciprocal lang natin para makuha natin si W. Okay? So, 6 pala ito. No? So, medyo makapal yung line weight natin. Sige lang, no? Basta makinig lang kayo. Okay na yan. 1 divided by 4 na 0. 1, 2, 3, 4, 36. 27,777.78. Kahit na dalawang decimal lang to, no? Basta pag meron na elevation dito mamaya, tatlo na, no? Ito naman, 1 divided by 3 0, no? 1, 2, 3, 144.44. Ito naman, yung isa, so we have 1 divided by 0.123324, 3086.42. Tapos ito naman, we have 1 divided by 3 0 ulit, 576. Ayan, so we have 1736.11. Ang gagawin natin dito next is to parang ino-normalize natin, no? So, bibigyan natin ng weight. Usually, ginagawa natin dito is binibigyan natin ng weight yung pinakamaliit, no? Yung least na value ng W. Tapos, magbibigay tayo ng relative na weight. So, out of the 4, ito yung pinakamaliit na weight na nakuha natin. No? So, ibig sabihin, ito yung, kasi mas malaki yung error niya, therefore, makes sense na maliit yung weight na ibibigay natin. So, parang ino-normalize natin yung weights natin dito. So, i-assume natin na yung relative weight niya is 1. Kaya nga relative, no? Kasi parang normalized. Para bang, kunwari, 100 points yung total score ng isang quiz, tapos 80 lang yung maximum, no? Ang ginagawa dito is parang gagawin na natin, no, na 80 yung perfect score, parang gano'n, no? Parang analogy lang na, ano, gano'n yung gagawin natin. So, dito, mag-a-assign tayo ng 1 yung pinakamababa, no? Parang ganito lang ginawa natin, no? 1736.11 divided by 1736.11. So, 1. Tapos, ito naman sa taas, we have 3086 divided by 1736.11. So, 1.78. Tapos, sa taas naman, we have 6944.44 divided by 1736.11. That's 4. Whole number na 4. Tapos, si 27 naman, 777.78 divided by 1736.11. So, 16. So, ito na ngayon yung relative weights natin. No? So, again, no, makikita natin, pinakamalaking weight na binigay dun sa
value na may pinakamaliit na error, which is 0.006. By the way, hindi mo mag-matter yung plus minus dito, no? Kasi square naman natin. So, yun, maneneglect yung effect ng positive minus. No? Anyway, range lang naman to, no? Pwede mag-minus ka ng 0.012, for example, pwede rin mag-add ng 0.012. Tapos, next na step naman is to multiply the elevation with the relative weight. Ito yung relative weight, ito naman yung elevation natin para makuha natin si P. So, i-multiply lang natin, no? Tapos, sa tatlong decimal places na yung kukunin natin, okay? So, we have 219.832 times 16. That's 3517. So, 3517.312. Tapos, next naman, 219.93 times 4. That's 879.72. Tapos, next is the 219.701 times 1.78. 391.068. Tapos, finally, times 1 lang naman. So, we have 220.021. Tapos, ang next na gagawin natin is to divide, no? So, yung most probable value ng elevation, MPV, is just equivalent to the summation ng P divided by the summation ng RW. Okay? So, parang ano lang din, no? Parang, di ba kung nag-average tayo, we have the X bar, sinasum up natin yung number of observations, tapos yung N. Okay? Parang ganun lang din, no? So, i-divide lang din natin yung number of observations, ito yun, yung list of observations pala, tapos yung number of observations na parang relative dito. In this case, yun yung relative. So, we have, ito, sum up lang natin ito lahat. No? So, 3517.312 plus 879.72 plus 391.068. So, 0 ba ito? Parang may 0 ito. No? Plus 220.021. So, we have 508.08.121. Dito na yan. 5008.121. Tapos dito naman tayo sa RW, yung sum. 16 plus 4 plus 1.78 plus 1. Yan, you have 22.78. Tapos yun, nakukuha na natin si most probable na value ng elevation. 121 divided by 22.78. Okay, that's 219.847 meters. Kasi meters yung unit natin, no? Dito, may binigay, okay? So, by the way, yung source natin or reference natin sa sample problem na to is yung book ni Juni Pilapilapot, no, na elementary surveying yung red, okay? So, ito na yun, no? Para sa sample problem to, madali lang, no? Kukonsider lang natin to, tapos magbibigay ng relative weight, tapos multiply, and then divide. Then, makukuha natin to, no? So, again, take note, no, na mas malapit siya dito sa value na to. 219.83 to, no? 847, compared dun sa other values. Kasi siya yung may pinakamaliit na error. So, siya yung may pinakamalaking weight. Okay? So, pinakamaliit na error, pinakamalaking weight. Okay? So, yun na yun. Para sa sample problem na to. And, thank you ulit for watching. And, I hope you learned something. And, see you sa mga next na sample problems natin. On survey and other subjects dito sa engineering. No? Okay? So, yun na yun. Thank you.